inaw, palitan-palitan nyo yung mga maduduming bagay-bagay. Naku, linisin nyo na. At kung heartbroken kayo, mag-move on na kayo. Wow. Just me, your Lord. Move 2021 forward. Na. Let's move on. Good morning, guys! Okay, for this episode, I will be showing you because today po, dito sa bahay ng mga Legaspi, magkakaroon ng deep cleaning and pag-disinfect ng halos buong bahay namin. Of course, with the help of Disinfecting Cleaning! Okay, so alika, puntahan na natin sila. Nandito tayo ngayon sa kwarto ni Cassie. Natapos na sila sa room ni Mabre. Okay. Hi, girls! Wow. Hello! Ayan. Kita nyo naman ha, talagang naka-outfit sila. Ibig sabihin, they're very safe and protected! Ay! Ito ka pala! Tatlo pala sila! Yeah. Tatlo sila. Good morning. Okay. Ito po ba, ano bang tawag dito sa... Rainbow. Paano, ma'am? Bibenso vacuum. Rainbow ba yan? Bibenso, ma'am. Ay, iba ang ano, iba ang brand. Yung sa amin kasi Rainbow, sa kanila naman ito. So, pag sinabing busy bee cleaning, ano yung services ninyo? Nagsasample naman kami ng bed, sofa, steaming, para anti-bacterial, yung pinakalas po nagagawin namin para sa ano po, disinfect. Wow! Pinakalas po nagagawin namin, ma'am. Okay. After po ng cleaning. So nangyari na yun sa kwarto ni Maverick, tama? Hindi pa ka? Mamaya na pag natapos na lalilinisin ng lahat. Yes, ma'am, para po sabay-sabay. Para sabay-sabay. So mamaya ipapakita niyo pa ipapakita yes, sa amin yung pag-pwede po. Usok-usok na ganun. Okay, guys. So if you want their services, kung gusto niyo magpa-deep cleaning sa bahay ninyo, sa office ninyo, pwedeng office, di ba? Yes, ma'am. Sa mga stores ninyo, sa apartment niyo, sa condo ninyo, you can just follow them on Instagram. Busy Bee Cleaning. So, doon, pwede nila silang contactin. I'm sure may contact number kayo doon. Yes, ma'am. Ang bait nila. Kasi parang, nag-message yun na kay Cassie. Come, baby girl. Okay, kwento ko sa kanila. Pwede ka na mag-close up ng slide. Okay. Kwento ko sa kanila, Cassie, kung paano natin nakilala ang Busy Bee Cleaning. Thanks to you. Thanks to me talaga. Yes, thanks to because, you. Because Busy Bee just messaged me and gusto lang nila mag-collab and they said they'll clean any part of the house. So, since it's a new year, sabi ko, sakto-sakto, let's just clean it during the first week of January. Yes. So, tama. Let's start the year right. Kaya kung mapapansin yung pasensya na po magulo po sa kwarto ni Cassie. Wow. It's because they're cleaning. Pero mamaya, after nilang mag-cleaning and all that, aayusin na po namin ni Cassie yung kanyang room. So, ayan. So, mamaya, balikan natin sila for the update. So, in the meantime, they're cleaning, wiping. Yung isa nandun sa parang dressing room area ni Cassie. Ate, gusto mo ng ilaw? Wait, one of them is broken though. Ay, talaga? Oh my gosh. Pero, the one ayan. Near to the door. Kasi, Okay. Yung isa daw, sira ang ilaw. So, Nesty. Remind Rafi na palitan ang bombilya. Katulad ng sinabi ni Cassie, let's start the year right. So yung mga punditong ilaw, palitan-palitan nyo yung mga maduduming bagay-bagay. Naku, linisin nyo na. At kung heartbroken kayo, mag-move on na kayo. Wow. Just me, your Lord. Move 2021 forward. Na, let's move on. Wow. Tama. Okay, tapos si ating isa, Ate, ano bang name mo? Lizelle po. Lizelle. Okay, si Ate Lizelle, naglilinis dito sa kwarto. Si ate dito sa dressing room, I see. Ate Pinky po, ma'am. Ate Fenke! Ate Fenke! Tapos si ating nasa bathroom. Asan ka? Pakita mo yung napakaganda mo mukha. Huwag naligo ka na yata, ate. Anong name mo? Clarissa po. Marisa? Clarissa. Ay, Clarissa! Okay. Hello, Clarissa. Okay! So, like I said, balikan natin sila mamaya. Sabi ni Cassie, t-shirt daw niya to. That's my shirt! No, it's not your shirt. It's not your shirt. It's not your shirt. I told you, hindi niya shirt to. Anyway, so ayun, so pakita natin sa kanila. Mamaya,
naglilinis din kayo ng mattress? Yes, ma'am. Oh my gosh! Mamaya ipakita natin sa kanila. Bakit tabi niyo yung... Ano, right? Anyway, pakita natin sa kanila paano mag-ganon-ganon ng mattress. Okay? Alright guys, ngayon pa man din, hindi pa tapos, pero ang bangunan ng kwarto ni Cassandra. Sana maamoy nyo, pero i-describe ko na lang. Anong amoy, Chuchay? How do you floral, fresh, beautiful, and young? What? Okay, wow. So anyway, ngayon naman, nandito na sila sa mattress. Okay, go ate, pakita natin sa kanila. Oh my God, this is a light. Bakit may light? Parang UV? Yes, ma'am. Yung parang yung dumi, ma'am, na makikita niyo, ma'am, sinisip-sip niyo po yung nakalita ko sa kanya. Dito po siya napupunta sa tubig. Okay. Para hindi siya kumalat po. Tama. Tapos, doon napupunta yung dumi sa tubig. Parang nalaman kasi... There. Kasi diba usually, yung mga vacuum cleaners, walang tubig. So, kung ano yung sinisip-sip mo na dust, binubuga palabas. So, parang binabalik lang niya yung dumi. Diba ganun yung mga old style na mga vacuum cleaners? Pero with this one, meron din kasi kaming ganyan. Pero ang brand naman Rainbow. So, magkakaibang brands. So, that's what we use here in the house. So, naglalagay kayo ng solution dyan? I mean, ng pampabango? Wow. O, tama. Kaya mabango kasi may nilalagay silang scent. Parang ganun din kami sa Rainbow. May mga scent-scent din. Purify mo. Tama. Ayan na. Ginaganon-ganon na niya. Alright, after this, ay, sige. Pakita mo naman paano ginagawa ni ate. There. Sorry ah, hindi na kami aapak doon. Oh my God, sorry. Oo nga. Para gulo? Naguhuluhan na kami sa buong mundo. Siguro pagpasok nyo dito sa kwarto, ha? Yan ba yung lilinisin namin? Nakakaloka! But it's okay. I'm sure meron pa kayong mas worse. Wow. Oh, may mas worse pa. Yay! Not that bad. Kaya nga kung feeling nyo, eh talaga namang worse situation na yung kwarto nyo o yung bahay nyo, just call them, Busy Bee Cleaning. Mawawalan kayo ng sakit ng ulo. Wow. Promise. Kasi tignan mo ngayon, nakasmile ako. Kasi every time pumapasok ako sa room ni Cassandra. Wow. May init ang ulo ko dahil ang gulo. No, pero in fairness naman, nagbago na siya. Nag-improve na siya. Wow, nagbago. Konting gulo na lang. So with this one, kaya naman hindi ko rin siya kinukulit na talagang mag-ayos ng room because kailangan pa niyang maglinis. So ito na nga. Okay, ano na nangyayari? Yung carpet po, babakim na. Ah, yung carpet naman. Oh my gosh, please! Balikan nyo kami para sa carpet. Okay, it's time to clean the carpet of Cassandra. Ayan na siya. So, syempre, kinukuha nila yung dumi, yung dust, na malalim, di ba? Hindi lang yung sa mataas, ate. Yes, pati yung sa malalim. Pati yung sa malalim. Kaya okay talaga yung sa mattress because hanggang dun, parang ilang inches ba yun na nasisipsip nila? 99% ang nasisipsip na hanggang ilalim. Wow! 99% nasisipsip hanggang ilalim. Oh my Lord. Thank you. Ayan, so nasa carpet na tayo. Yeah. Ayan, so dito naman sa kabila, si ate pati yung mga... Pati yung mga ano, yung frame ng pinto, talagang pinupunasan niya. So talagang magiging dust-free. Okay, so mamaya, balikan natin sila kung anong next na gagawin nila after the carpet. Natapos na sila sa mattress, sa carpet. I think siguro yung mga stop toy. Okay, balikan na kami later! Alright guys, so ito po yung dumi na nakuha sa dalawang kwarto. Sa kwarto ni Maverick, yun kasi yung inuna nila. Tapos sa kwarto ni Cassie. So nakikita nyo kung gaano kadumi. Nakakaloka! What? So think na gumagamit na rin kami ng Rainbow ha? So ibig sabihin ganito kadumi sa lugar namin. Pollution siguro, no? Yung mga dust, yung mga ganyan. Siyempre, kahit pa paano, every once in a while, binubuksan talaga namin yung mga bintana for air circulation and, you know, ganyan. So anyway, at least nalinis na. So ang next na gagawin ay ang... Fogging antibacterial. Antibac cleaning. Yan, sige. Balikan niyo ako kung anong gagawin nila.
Alright, sinisimula na po ni ate ang... Ate, bacterial misting po. Ayan! Kumbaga, pina-fog niya. And then, this solution is safe for human beings. Tama? So, kaya kami nandito dahil safe naman siya. Pero, syempre, pagkatapos ito, lalabas na kami. Pinapakita ko lang sa inyo na pinapausukan nila. At sabi ni ate, ito daw solution na to, itong medicine na to, will last for up... 3 months po. 3 months! So, kailangan talaga, pag mag-fogging ka, i-close mo yung mga bintana mo, yung mga pintuan mo, para talagang masipsip ng mga gamit, ng mga mattress, at kung ano-ano. Okay, so next naman, pauusukan natin yung kwarto ni Maverick. Let's go! So, ngayon, mag-start na tayo dito sa room ni Maverick. Nalinis na nila kanina. So, ngayon, mag-fogging na. So, inuna nila sa banyo. Tapos, sa may dressing room ni Maverick, sabi nila, mas okay daw kung nakabukas yung mga, yung closet mo para pumasok din yung solution dun sa mga damit, ma-disinfect. So, ayan, naka-close na yung mga, ano, yung mga pinto. Ito, binuksan ko lang kasi ito yung isa sa mga lalagyan ng mga shoes ni Maverick. There. Ang galing! Gusto ko magkaroon ng ganito. Nagbibenta ba kayo niyan? Wala. Ah, wala? Gusto kong bumili ng ganyan. Tuwing kailan ba dapat? After 3 months? After 3 months po, ma'am. Okay. So, ngayon naman, natapos na sila sa dalawang kwarto. Ang bilis sila kumilos, in fairness, ha. So, isa na lang ang papalinis ko sa kanila, yung master's room. So, balikan niyo ako, guys! Alright, guys! So, dito na tayo ngayon sa master bedroom. And, ito na, inuumpisahan na nila ang paglilinis ng kortina. Siyempre, kailangan i-vacuum natin yan, diba? Para matanggal yung mga... dumi, alikabok. Tapos ito, nagpunas na lang sila dito sa top na to. There! Okay, so maya-maya, papakita natin sa inyo ulit yung paglilinis ng mattress sa kama namin. But in the meantime, dito muna sila sa may window area namin. And then si ate nandun sa kabilang side. Si ate nandun sa banyo ni Zoren. Okay, so nagduwahi-walay sila tulong-tulong para matapos ng maaga! Okay, so balikan niyo ako later! Ayan, so... pinavacuum na po ni ate itong kama na dito sa room na to. So, pati yung ganito, pinavacuum niya. And nakikita na earlier kung paano po dinidisinfect at nililinis yung mattress dun sa room ni Cassie. So, ito with this vacuum, sobrang nasisip-sip niya 99% of the dust, dust mites, and etc. So, kahit yung pinakailalim ng mattress nyo, masisip-sip talaga yung dumi. Kaya importante talaga nagpapaganito kayo, diba? Okay! So, yung dalawa din, naglilinis din doon. Si ate nandun pa rin sa banyo ni Zoren. So, we'll get back to you in a while! Okay guys, so eto na, nalinis na ng maigi, na-vacuum na ng maigi yung aming kwarto. So, ngayon, eto na ang last. Pinapausukan na ni ate yung kwarto namin. Ay, o sige, ayan pala, natapos na. So, kailangan, labas na tayo dito kasi pauusukan naman ni ate yung dressing room ko. So, sinama na rin nila yung dressing room ko. Pauusukan na ni ate ng bonggang-bongga. So, nakabukas naman yung pintuan ng banyo ko. So, papasok pa rin dito. Nakabukas ba? Okay. Ayan, patapos na sila. Tapos, punta tayo dito. Kasi pinadamay ko na rin yung silya dito sa labas. So, pinapavacuum ko na pati ito. Kasi syempre, may mga aso kasi kami. So, I'm sure, meron at merong mga balitibo yung mga ganito namin. So, palagi din naman kami nagvacuum dito sa bahay namin. Kasi na, like I said, we have lots of dogs in the house. And we love them. So, gagawin namin, mag-vacuum na lang kami at mag-ilinis na lang kami, diba? Okay, we'll be back. Patapos na sila! Alright guys, si ate mag-isa dito kasi pinag-usapan ko kung pwedeng palinisan yung roll-up shades namin. Like I said, we have so many dogs here in the house. So I'm sure may mga balahibo, mga dumi na nakadikit dito. So ipapavacuum ko na kay ate. And then yung dalawang kasamahan niya, nandun sa may part na yun, pinapalinis ko na rin kasi we also have one dog outside. At dun siya palagi tumatambay. So let's see. Ito na. Tapos puti pa kasi. So, alam niyo yun, madumihin. Pero I want kasi white para maaliwalas lang, magbukang malaki yung bahay, ganyan. Yung mga aso namin sa labas, hindi nila alam nandito si ate. Kasi syempre, sanay na sila sa hingay ng vacuum. Because like I said, we also have this kind, well, not this kind, but a different brand of vacuum. Actually, ate, parang hindi vacuum ang tawag sa kanila, eh, no?
ma'am. Bebenso, ma'am. Ito, ma'am. Oo. Kasi parang ayaw nilang tawagin vacuum kasi nga hindi naman sila yung the usual vacuum. But anyway, so since meron naman kaming rainbow at kay ate, ang brand ay Vivenso. Sige, tingnan natin kung paano ginagawa ni ate yung paglilinis ng roll-up shades. And you can see my dog there, nakasilip. Hindi ka tinatahulan, ate. Ang dami kong aso sa labas. Hindi kaya tinatahulan, no? Ayan. So, ito na yung huling part na lilinisin nila ate sa aming house. Okay, balikan niyo pa kami. Bye! Alright guys, dito na po nagtatapos ang aking episode sa deep cleaning ng halos buong bahay namin. So thank you so much again to Busy Bee Cleaning. Since nakamask sila, hindi ko na alam kung sino si Clarissa, si Lizelle at si Pinky. But thank you. Sino ka ba? Clarissa. Lizelle, Pinky. Eh, ang hirap kasi pag naka-face shield tsaka face mask, hindi mo talaga namumukaan na yung mga itsura nila. But anyway guys, maraming salamat. Thank you. Alam mo, ang bango ng bahay namin. Super. Parang ayaw mo nang... Ay, gusto ko ganyan na lang siya. Ayaw mo na siyang galawin at gamitin. But thank you again. Thank you, thank you. Tapos pagpasok mo sa kwarto, may mga mist pa. Anyway guys, thank you so much for joining me. Thank you, Cassie. Wow. Thank you again, wow. Mga girls. Thank you for joining me in this video. Please don't forget to like and subscribe and share. And sa mga lahat na mga nag-subscribe... Sa lahat ng mga nag-subscribe na! Thank you po so very much! And of course, Cassie, your YouTube channel! Subscribe to my YouTube channel, just Cassie Legaspi. Plain and simple, but very classic. Wow! Yes! Go to her channel also. At yung mga nag-subscribe sa kanya, mag-subscribe din wow. sa akin. It's 2021! Yes! Uy, panoorin niyo to ha! Carmina Villarroel-Legaspi. Wow. Again, thank you so much. May God bless you all. Take care.